Christmas is the birth of Jesus Christ, di ba? Nga ating karamihan nga mo di tao, nga pa yung celebrate tayo iti Christmas, the po iti birth of Jesus. Okay? Nga others are celebrating December 25, kano nga iso the birth of Jesus. Nga didn't know the real meaning of Christmas, kapsat. Okay? Uray tayo iti. Iti yan tayo may nanamati. We don't know the real meaning of Christmas, di ba? Nga ating panakamu tayo kung December 25 na talaga, iti panak. Pakanganakan ni Jesus. Okay? But no, kakapsat. Some people also during Christmas are enjoying the winter break. Kakaroon lagi ng estudante. Yeah? And some people also, they make Christmas na a time off with their family. Kasla, nagbaling na tradition tayo na igurot na bonding with families, kakapsat. Amen? But if we are going to look, kakapsat, there is a real meaning of Christmas, kakapsat. At that, you know, unod na meaning, if it word na Christmas na kapsat. Okay? And it is very sad, mga kapatid, that the word Merry Christmas is turning into a happy holiday. Okay? Because sometimes, the biggest emotion most people feel during this Christmas is happy holiday. Yang, gapo nga, inarabi na happy holiday, Christmas, hanan nga happiness ni Mariknada, kapsat, so they could resent me. Okay, exhaustion and depression, kakapsat. Gaputa after Christmas, ada jay mga tayo nga hunger. Okay, gaputa after Christmas, ada jay mga tayo nga sakit di ulo, sakit di bagbagi. May ramat pa jay sakit di bulsa. Okay, but today mga kapatid, God wants us to refocus on the true hope of Christmas. God wants us to refocus on the true meaning of Christmas, kakapsat. Kaya bear with me, kapsat, dahil maybe minutos lang ako magsalita dito, and God wants na ma-observe tayo dahil the mensahe niya kahit nang ibagat at tap. We are not celebrating the birth of Jesus, but rather we are celebrating because a Savior was born, kapsat. Amen. Amok nga na ipagbagan ni Pastor kanyang retano, kapsat. So, a Savior was born to seek those who are lost, kakapsat. That's why meron itong Thanksgiving na ginagawa natin mga kapatid, for us to thank God for all His goodness in our life, kakapsat. Okay? For us to thank God dahil sa isang taon na lumipas, okay, ay overflowing ang kanyang blessings sa atin in spite sa mga pandemya na ating naranasan. Okay? Amen. If I'm going to count, mga kapatid, yung mga blessings na ginawa ng ating Panginoon, for me and my family, I can't count it, kakapsat. And I don't know about you, kakapsat, but I know there are blessings God did in your life and in your family, kakapsat. That's why we should thank Him. Amen. Amen. We are celebrating because Jesus was born. He came to this earth to give hope for the hopeless, kakapsat. Jesus was born. He came to this earth to give love to the loveless, kakapsat. A Savior was born, or a Messiah was born, to give help to a poor, kakapsat. To give love or to comfort to those who are in mourn. Amen? To give joy if we are sad, mga kapatid. And the most, what is the most? Anya, Jesus was born, He came to this earth for our sins, kakapsat. Okay? So if you are a sinner, please say amen. Amen! Amen. Jesus is the reason for this season. If we are going to read the story from Matthew chapter 2. Ang Diyos din ang dahilan why those wise men travel, kakapsat. Okay? Why those wise men travel from their own country going to Bethlehem? Because of Jesus. Jesus is the reason. Okay? So yan, mababasa natin yan sa Matthew chapter 2. And kung ating titingnan, there are four attitudes of those wise men that we need to have. There are four attitudes na makita natin dun sa mga wise men na kailangan nating i-adapt sa ating buhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. And this is the word of God this day, kakapsat. So, if you have your ballpen, if you have your notebook, please take note it because pwede niyong gamitin to sa mga simple exhortation or simple gatherings, kakapsat. Okay,
So yeah, ito four attitude of those wise men. Number one, faith. Sabi ng Hebrews chapter 11, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. This is the number one na mayroon dun sa mga wise men that we need to have to accept. So kung mababasa natin sa Matthew chapter 2 verse 2, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Itong mga wise men, they have faith that a Savior was born, mga kapatid, kaya hinahanap nila. Because of their faith, hinahanap nila itong naipanganak ng Messiah na para puntahan at and then they will worship him. Faith is very important in us, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, because it is the link to God's blessing. The word link from a Webster dictionary is a connection. A connection with, sabi niya, isa lang yung, I search in Google, yung word na link, pero isa lang yung sinasabi nila, a connection with. At alam to ni Brother Vincent, kasi lagi niyang ginagamit to sa vlog niya. Sino yung kapanood sa mga vlog ni Brother Vincent? Na, di ba, pag may ginawa si Brother Vincent na video, and then he posted it on his Facebook. Pero bitin, wala pa lang. And then sabi niya dun sa description niya, if you want to watch the full video, please click this link or please follow this link, di ba? Kaya kapag i-click natin yung link na yun, it will directly na mapupunta tayo dun sa full video at mapapanood natin from the beginning till ending. So yun yung ibig sabihin ng link. Faith is the link to God's blessing, mga kapatid. Na siyang, faith is the connection or the connector for us to have the blessing of God. Okay? So yun, those wise men, dahil meron silang faith, they go until they saw the rich Jesus kakapsat. So yun, faith is the link to God's blessing. Isa pang example, itong mobile phone natin kakapsat, di ba nalulupat to? Itong cellphone represent us, kakapsat. And then, charger. Sinong may idalang charger dyan? The charger represent our faith. And then, the socket, the current, represent the blessing of God. Diba itong cellphone natin, pag malubat to, kailangan natin i-charge. So, ganun tayo mga kapatid, that this cellphone represent us, that in order for us to have the blessing of God, kailangan natin yung faith. In order na itong cellphone ay ma-charge, kailangan natin ng charger, ba? Na kahit may kurente pero walang charger, hindi ma-charge itong cellphone natin. Kahit meron yung blessing ni God na sinasabi niya na ibigyan niya sa atin, but we have no faith, we cannot get the blessing of God, mga kapatid. Maala tayo ba yung point? Yeah. So without the charger, this cellphone will not be charged. Without our faith, we cannot get the blessings of God in our life, kapatid. The faith is very important because it is the link. It is the connector to God's blessing. At ito pa, mga kapatid, di ba minsan, itong cellphone ay oray adu-adu yan, or sa yung charger at hot na charge, di ba? Agpili iso na. Kailangan ay biro kan tayo siya talagang kaalaan ng charger. Minsan, kahit anong gawin natin mga kapatid, hindi natin makuha ang blessings ng ating Panginoon. We need to fix our faith, mga kapatid. Kailangan daily, we need to fix our faith for us to have the blessings of God. Okay? And the faith that I am talking here is a living faith, not a dead faith. Because there are two kinds of faith. A living faith and a dead faith. Okay? Mabasa natin yan sa Bible. So, dati pag dumana dito eh. At dati pag dumana dito, dead faith and living faith. Dead faith is static or lack in action, while living faith is full of action, kakapsat. Dead faith is infertile, or unable to sustain, unable to reproduce, okay? While living faith is growing in good fruit-producing, mga kapatid. Dead faith is full of fear, while living faith is full of love, kakapsat. Dead faith is lacking in love,
while living faith is full of repentance. Okay? So let's pray that God will give us a living faith, not a dead faith, mga kapatid. Okay? If those wise men ay nawalan ng faith, maybe siguro ay hindi sila nakarating from Bethlehem, to Bethlehem. Di ba? Kung yung mga wise men na yun ay wala silang faith, hindi sila nakarating ng Bethlehem. They did not save Jesus. Hindi nila nakita si Jesus. Okay? But because of their faith, narating nila si Jesus, mga kapatid. Okay? Unbelief bars the door of blessing sa kapsa. Yan. So faith is the link to God's blessing. Now, mga kapatid, if you have faith, if you have a living faith, start traveling now until na-marish natin si Jesus. Okay? Yan, yung number one, faith. Number two, attitude, mga kapatid, of this wise men that we need to have is sacrifice. Baka po na tayo, nakakasapulan dito, but kasapulan na tayo, kapsat. If they have not that attitude of sacrifice, napan na nga tayo dyan. Did you saw Jesus? Those wise men, no awan dyan, no handa nga yung sacrifice, the time na nakarating na nga tayo dyan, Bethlehem, nakita na nga tayo ni Jesus. Yeah. Sometimes we are lazy, mga kapatid. Accept it or not, yes, we are. Okay? We are lazy sometimes going to church. Adulti, Jay ko na nga Sunday morning at ano Jay ko na nga adulti sickness nga bigbigla nga rumrumwar di ba? Nga mamingsan kat D.I.T. tirada ni Satanas kini atayo adulti itid nga rason takuhan tayo nga makaatin di ba? Sometimes we are lazy in having evangelism, mga kapatid. We are lazy doing God's will in our life. That's why we cannot see the blessings of God. Okay? We are praying for blessing, mga kapatid. But, yun, wala, hindi natin sacrifice ang time natin na pupunta ng church. Hindi natin sacrifice ang time natin na mag-attend ng fellowship. How can the blessing na mapapunta sa atin? Okay? So we need to sacrifice also our time in serving the Lord. We need to sacrifice. Yun, maybe those wise men have families also, di ba? Nagay wise men, ada siguro yung family din ang kailangan na asikasuhon na, but they sacrifice for only for Jesus. Maybe nga nagay na wise men that they have work to do, they have task to do, but they sacrifice their time only for Jesus. Jesus is the reason for this season. We need to sacrifice for Jesus. Amen. Those wise men sacrifice their time because they give importance to si Jesus kaosap. Because there is blessing in the name of Jesus, mga kapatid. Laging kami sabi ito. Na even sa small gatherings, laging nababanggit na there is blessing in the name of Jesus kaosap. There is healing in the name of Jesus kaosap. There is peace in the name of Jesus. There is love in the name of Jesus. There is hope. There is power and there is everything in the name of Jesus, mga kapatid. And sometimes it's hard to sacrifice, but we need to do it, mga kapatid. Okay? So kung gusto nating if you want to like those wise men, we need to sacrifice our time only for Jesus, mga kapatid. Faith, sacrifice. And this is the number three, attitude, willingness. Willingness. Isaiah chapter 1 verse 19. Chapter 1 verse 19, sabi niya dito, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Blessing ang sinasabi ng ating Panginoon dito. If you are willing and obedient, sabi niya doon, ye shall eat the good fruit of the land. Or in short, you have the blessing. Makukuha niyo ang blessing if you have that attitude of willingness. Okay? It needs willingness when it comes to Jesus, mga kapatid. Because when we are not willing,
to submit ourselves to Jesus, we cannot have the blessing. Okay? If we are not willing to obey all His commands, if we are not willing to humble ourselves to God, mga kapatid, we cannot have His blessings. The word willing means to ready to do voluntarily. Ready to do something without being forced. Yun ang sabi ng dictionary na meaning ng willingness. Willing to do, ready to do something without being forced. Yun ay willingness. So those wise men are not forced to go to see Jesus, mga kapatid. They have their willingness. Ada kanya they want to go to see Jesus and worship Him. Sabi niya dun sa Matthew chapter 2, di ba? Ayan na siya yung anak na Messiah because we want to go and see Him to worship Him. Sabi niya ng Matthew chapter 2 verse 2. So yun, willingness. So hata yung kumakakapsat nga kasapulan nga ma-force pa yung santo tayo at tunay kuma. Okay? Hata yung pahit kumakurayan nga dati mga ibagang antayo siya church. Antayo mag-attend the fellowship. Tayo siya Bible study, tayo siya prayer meeting. But, doon mo tayo, nga dyan, willing tayo na mapagkakapsat. Amen? Yan, willingness, that's the number 3 attitude that we need to adapt. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Faith, sacrifice, willingness. And then, last, number 4, persistent. This is the number 4 na meron dun sa mga wise men that we need also to have. Persistent. Ibig sabihin ng persistent, to avoid burnout, to remain, to endure, never give up, never surrender, sabi niya dun. Yan ang persistent. Because so many Christians nowadays, mga kapatid, ay nawawala. Okay? Marami tayong mga kilala na dating kasama natin na biglang nawala. So we need kasapulan tayo attitude of persistent. Nga tuloy-tuloy tayo lang in spite of those tragedies na ako may ikigat ng kapsat. Let us run the race with patience, sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Basahin natin. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, sabi niya, wherefore saying, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God, mga kapatid. Yan. Persistent. Run the race with patience, sabi niya doon. Let us run the race with patience, kakapsat. A Christian must develop the ability to keep on keeping on, mga kapatid, even in the midst of adversity. Okay? We need to have the ability of keep on keeping on. Kasapulan nga, madaan tayo yung abilidad nga keep on running, keep on going, mga kapatid. No matter what. No, right. Ano yaman tiyo eh, problems and trials na sumampot, feedback tayo mga kapatid. Running the race is not easy, kapapsat, di ba? Gaya ng isang marathon, hanga pasta-pasta niya because it is a long distance. So those wise men, mga kapatid, hindi natin alam kung gaano kalayo ang na-travel nila. Hindi natin alam kung may hirap dun sa pag-travel nila, but they keep on traveling, they keep on going from their country to Bethlehem, only for Jesus, mga kapatid. So running the race is too difficult. So sino nang nakasubok dito ng nakilahok ng marathon or any other type of race? Amen. Para si Brother Vincent. Glory to God. Nasubukan lang niya. Wala. Brother Vincent lang. Yan. Have you ever tried to join a race or nakitartaray iti any type of running? Okay. Have you ever won a medal or trophy for running a race? Running. Or Vincent, di ba? It is a thrill
That's right. Napakasaya, naragsak nga makaala tayo ni si reward, di ba? Nung Pastor J. Reyes na rin. So, ang buhay natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay may kumpara sa isang takbo, sa larong pagtakbo, mga kapatid. Na kailangan patuloy tayo sa pagtakbo until we finish the finish line, kapatid. Di ba? Amen. Kailangan patuloy tayo, mga kapatid, sa pagsamba. We need to kailangan patuloy tayo in serving the Lord, mga kapatid, until He comes. Okay? Running the race is not easy. As kung nakita tayo yung marathon, it's a long way to run. We need to be a physical fit. We need to be talagang well prepared to kapsat yung marathon na diay. During my high school, di ba, no, high school, katanadya ko na tayo ng intramurals. And one of my game sa nung high school ako is soccer and running. 100 meter dash. Yun ay very short na distance yun. So yun, we need to be well prepared in running the race, kapatsat. Because nung high school ako, some of my friends are hindi pa nagsimula yung laro namin ay nag-doubt na sila, na sabi nila, kaya mo ba yan? Yun. Na hindi pa nagsisimula yung laro namin, they doubted me. So, Stephen, kaya mo ba yan? Sabi nila. Nag-tindog na kita, kalaban mo. Kuhati pa nagtaray ka. Kaya pa na kita. So, ganyan sa buhay Kristiyano, mga kapatid, na minsan, nagsisimula ka tayo sa pagiging Kristiyano ay may mga persecutions na darating sa ating buhay, mga kapatid. Sino naman nakaranas ng ganun? Na because mismo mga classmate ko nag-doubt na kaniya. Sometimes sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, mismo na family tayo, there are some of our family na mga persecute ka na tayo, di ba? Sino din nakaranas kita ka dyan? We need to be well prepared in running the race of a lifetime, mga kapatid. Yan. Dahil discouragement, challenges, trials, darating yan sa ating mga kapatid. Baka ko na tayong Kristiyano, isang mga anak, awa ng problema mo, umay kanya. No, mga kapatid. Because the more nga we are active, we are committed dito sa church, mga kapatid, the more also Satan is doing his best para tayo mag-distract, para tayo malaglag, mga kapatid. So yun. So katulad sa mga wise men, they did not give up until they finish, until they find Jesus, mga kapatid. Okay? Persistence, endure or avoid burning out. Never surrender or never give up, kapatid, because the race has no time out, mga kapatid. The race has no time first. Okay? G marathon, I want to break na. Okay? It's because that is a long mid run na kailangan tuloy-tuloy hanggang na madalong mo dyan finish line. Na baka ko na tayo, coach, mabalim ba nga kinana tayo? Diba? Ahan na mabalim ka siya eh. Coach, mabalim ba nga time first tayo pa eh? Nabandug ako. No, mga kapatid. In serving the Lord, mga kapatid, we cannot say nga, pastor, mabalim na tanga, kinana tayo, di pa nagserve tayo. No, mga kapatid. Ano yung mabalim na pastor, mabalim na tanga, at time first tayo pa, di pa nag-dial tayo. Mabalim na tanga, at break tayo pa, di pa nag-dial tayo, kani Apoyos. No, mga kapatid. Running the marathon, or marathon is marathon. Serving the Lord is serving the Lord. Na continuous yun. Walang break, walang time first. No break. Yan. So we need to be well prepared, mga kapatid. At ano yung mga preparations na kailangan natin para tayo ay makatakbo ng for us to run and finish the race. So, nandito sa Hebrews chapter 12, nasabi niya doon, number 1, lay aside all weights. Diba? It refers to an athlete making sure that all extra weights have been removed from his body. Nga hanggang mabalin nga, di may isang runner at nalukmog or nataba iso na. Diba? Maabak iso na no nataba. So, di may isang runner, may isang athlete, kasapulan nga everyday katag-exercise iso na for him to lose some weights para
mas magaan yung pagtakbo niya, mga kapatid. Okay? So yun, lay aside all weights. And then lay aside all sins. Yun. Sa isang runner, kailangan hindi siya nakasuot ng mga mabibigat na damit for him to run fast, kakapsat. Diba? So, ano, mostly nga, makita tayo dyan, tagay na athletes, mga lights lang na dress, iti usarda, or t-shirt, kan, shaking pan lang, diba? This refers to sins which cling and distract or entangle the Christian runner, mga kapatid. So, there are so many sins that could be mentioned. That the idea in this verse is the particular sin that can distract us, mga kapatid. So yun, lay aside all sins for us to run fast the race, kakapsa. Amen? The race is full of obstacles, barriers, and discouragement. Na gaya ng sinabi ko kanina, na hindi pa nagsisimula yung laro namin, and my classmates discouraged me. Okay? So yun, buhay Kristiyano, minsan, mismo nga kapamilya tayo, gusto tayong mang-discourage o mang-persecute nga tayo. Friends tayo, gusto tayong mang-discourage nga tayo, kakapsat. So yun. We are instructed to run and keep on running, mga kapatid. Sabi ng Hebrews chapter 12, from King James Version, let us run with patience, sabi niya dun. Sa NIV version, sabi niya rin, let us run with perseverance. ESV version, let us run with endurance. Yan. As a amplified version, sabi niya doon, let us run with active persistence. Yan. Meaning, God is telling us to run and keep on running no matter what until we reach the finish line, mga kapatid. Okay? Persistent. Hanggang kung mga ag-surrender nga dagos. Nga kasalagay na wise men. They did not surrender until we find Jesus, mga kapatid. I have an illustration here. In 1992, an Olympic held in Barcelona. This is a true story from another country. There is this runner named Derek Redmond. Ang pamuli no, napuyayuti YouTube baby. He is one of those players. And while under race, in the middle of the race, biglangan nga nagkuha mo na niya yung hamstring ni Sangana nga isuti ng cause kanya na nga nagtugaw or kuna tayo lang tayo na-injure, di ba? So, na-tumbay-suna while running, na-tumbay-suna because of his injure. He stand up and start limping and jumping and continue the race. Nga, iti adati panunod na barang adapay ti ma-overtake na, okay? And then, there's this old man running toward him nga nang sabag kiniyana nga tinulungan na isa na inakbayanan until they finished the race. Even though nga natalo si Derek Redmond, but the point there is he stand up, he never give up and finish the race, kapaksa. Ganun sa ating mga bilang isang Kristiyano, mga kapatid, in spite of failures, in spite of those mga problems na magpabagsak sa atin, mga kapatid, let's stand up and continue the race, kapatid. Let's have that persistence. Amen. So yun, habang tumatakbo siya, dumating itong isang matanda. Inakbayan siya, tinulungan siya. And he is his father. Yung matanda pala na yun ay yung ama niya, Jim Redmond. So sa buhay natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay huwag tayong mag-alala kung dumarating man ang mga pagsubok or mga trial sa ating buhay because we have a Father na handang tumulong sa ating mga kapatid. Persistence means keeping on when prayer seems fruitless. Gaya ng the parable of the importunate widow, diba? Babasa natin sa Luke chapter 18. Importunate, ibig sabihin importunate ka tuloy-tuloy ka, uray. Kanya ti Ilocano na. Kan kung may baga ti Ilocano ng tigang taray na kasla. Tuloy-tuloy. Diyan na lang. Mas may med na word na saran tayo. Ng may baga ito mga pasaway nga han na sa Marcel Dung nga ano kung ma-chipping han na sa Marcel Dung nga word na pilit. Yay. Di ba?
yun ay ibig sabihin ni fortunate. Persistence means keeping on when prayer seems fruitless. Na kararag tayo nga kararag. Hata yung ako na nga hanap na sumsumbatan niya sa prayers ko or ay hanap ko sa no, mga kapatid. We need to keep on praying, mga kapatid. Because there is, meron yung mga tamang time, God will answer our prayers. Amen. Persistence means keeping on when life is tough, kakapsat. Okay? So, yun. In Acts chapter 14, verse 22, there is an idea there that we need to be remain in our faith. We need to stick it out. We need to keep on keeping on, kakapsat. Ngawala yung tirigat or parang tayong pagsubok tibiyag na umay tibiyag tayo, just continue on serving the Lord. Just continue the race, mga kapatid. Until we find Jesus. Nagaya ng mga wise men na yun, kakapsat. Okay? So, allow me, kakapsat, to share my life testimony as my conclusion. Way back 2019, kakapsat, I was 19 or 20 years old that time, maybe. There is this unexpected tragedy na nangyari inside our family. So, hindi ito siguro lingid sa iba sa inyo or yung iba, hindi niyo alam. Na, di ba, 2009 ay dumating itong Typhoon Pipping in Joy, di ba? And ito yung northern ang sentro ng typhoon na yun. So, laman ng balita, landslide doon, landslide dito, landslide sa mga ibang part. Iba na nabalitaan natin yung landslide doon sa Little Tibungan, La Trinidad. Landslide doon sa Abatan ng Quezbinget. Landslide sa Mountain Province. And then, there are some in Itogon. Na siyang ano-ano ti may ninyos nga casualties kapsat. Okay? And one casualties dun sa Abatan is my father and isang kapatid namin, mga kapatid. Diba? And it is hard for us nga mawalan ng sabay na dalawa yung nawala inside na kapamilya namin. Actually, there are four UPC nga na nasabay-sabay doon na natapunan. Dalawang ama, tapos dalawang anak. So, sabay-sabay na apat na tao ang namalayan doon sa church noon. And one of those are my father and one of my younger brother. So, yun, napakasakit mga kapatid na mawalan ng ama. Okay? Na alam natin na ang ama is the breadwinner of the family. Okay? So, it is hard, kakapsat, na darating yung point na mag-question, okay? So, because I was not with them that time. My father, mother, and then dalawang tatlo sila, na kapatid ko, nasa Abatan sila, pero ako nasa sa lolo. Sa bahay ng lolo namin, kaya di ko sila kasama. Kinaumagahan na lang na nag-text sila na ganito. Natago ng buhay yung father at kapatid mo, sabi nila. So, rashly, we go to that place at tumulong kami sa pagbukay hanggang na na-retrieve yung my younger brother, na-retrieve yung isang kasama pa na UPC, yung dalawang kasamang UPC. And lastly, itong ama namin, siya yung pinakalas na natagpuan mo from Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday, ng umaga, doon na siya natagpuan. So, sa pangyayari yung mga kapatid ay yung masasabi natin na mga tragedies na siyang it will shake the faith of our faith, okay? Na siyang parang so tinanggungun iti faith ni. To the point nga naadaanap pa iti question na why, di ba? But, sa lahat ng mga pangyayari, mga kapatid, sa lahat ng mga pagsubok, God has a plan. Okay? So just keep the faith. Just keep the attitude of sacrifice. Just keep the attitude of willingness
the attitude of persistence in God will bless you more. Amen. After the mornings, after those rigat na una tayo, there are blessings, overflowing blessings na dumarating sa aming buhay, mga kapatid. Until now, because if I have, kung wala siguro after that, na after ng pangyayari na yun, mga kapatid, nawalan siguro, nawalan ako ng faith, maybe I was not here kapsat today, okay? Kung siguro hindi ako nagpatuloy dun, mga kapatid, kung nawalan ako ng persistence, kung hindi ko tinuloy yung race na that God set for me, maybe I was not here kapsat, okay? So yun, this is my personal testimony na ma-share ko sa inyo concerning about persistence, concerning about enduring, concerning about never give up, okay? So never give up, never surrender, mga kapatid. Just run the race, continue the race. Amen. And finish the race, kakapsat. Because there is a reward. Nakasulat yan sa Bible, mga kapatid. There is a reward. Those who endure, sabi niya, until the end, will be saved. Okay? So, keep on running the race, mga kapatid, because darating yung time, the rapture will take place. Amen. Isa tayo na mapupunta dun. We will meet the Lord in the air. Amen. So yun, blessings, overflowing blessings ang dumarating sa aming buhay. At isang blessings doon ay napalitan ang aking ama. Hindi sa, nawala yung aking ama, my biological father, pero napalitan siya. Ang bunsong kapatid niya was baptized in Jesus' name at kasama na natin yung mga kapatid. Yun ang isang blessing na naipalit doon sa mga tragedies na nangyari sa aming buhay. Okay? So yun, Jesus is the reason for this season, mga kapatid. Faith, sacrifice, willingness, persistence. Four attitude of those wise men that we need to have to come sat. Okay? So this is only my point, tatang aldaw kakapsat. Our faith, pabiligan tayo yung faith tayo, pamati tayo. We need to sacrifice our time for the Lord. We need to have the attitude or spirit of willingness, and we need to have an attitude of persistence. Amen. Sabi ng team natin, launch out into the deep. Ang isang magsasaka, hindi siya makakakuha ng isda kung wala siyang faith, wala siyang sacrifice, wala siyang willingness, wala siyang persistence, di ba? Kasano nga makaalak at ibangos no kapkapan mo lang ijay bye-bye ka. Awan ti anos mo nga mangkuray ijay ayan ti iba, di ba? Kasano nga makaalak at ibangos no mapantay ijay bye-bye ka. Awan ti pamatid nga dati maalam ijay. Okay? So yun, it needs faith. It needs sacrifice. It needs willingness. It needs persistence, mga kapatid. Amen. So this is the word of God this day. This is a very short word, but I know God. Amok nga adati minsay nga intern niya ako kaniyayo. We need to keep on giving on, mga kapatid. So this is our Thanksgiving Day. At ito ang gustong minsay na iparating ng ating Panginoon sa oras nito, mga kapatid. Shall we stand, mga kapatid, and let's clap our hands. Give our best to the people of God.